Matapos sabihin ni Steve Nash na wala nga siyang magagawa tungkol sa mabigat na minuto ni Kevin Durant. Dahil unang-una sa lahat, yun raw mismo ang gusto ni Kevin Durant, at ang pangalawa, mahal niya ang larong basketball at kaya sangyan nga na marami na babahala sa kanya dahil baka siya ay magkaroon ng injury. Pero nanggaling rin mismo kay Kevin Durant na wala nga siyang pakialam kung siya ay masaktan o kung ano man nga ang mangyari sa kanya. Ika nga mga sir, magkakaalaman na lang daw kung iyon ay mangyayari na. Pero sa ngayon siya ay nakafocus lamang sa basketball at wala nga siyang pakialam kung magkakaroon siya ng 48 minutes na playing time. Sa ngayon nga mga sir, si Kevin Durant talagang kumakamada ang kumakalabaw para sa Brooklyn Nets sa turo naman ni James Harden. At kahit nga talaga mayroong mga posibilidad na siya ay masaktan o ma-injured, wala nga siyang pakialam. Ang sa kanya lang ay makapaglaro siya. At samantala, bukas na ho ang laban ng Portland Trail Blazers at ng Golden State Warriors, kung saan marami nga ang naghihintay dito, marami ang nag-aabang. Dahil baka bukas na mag-iba ni Steph Curry yung record ni Ray Allen para sa all-time 3-pointers made sa NBA. At atin na nga ang pinag-usapan on kung kaya nga bang bumagsak ni Steph ng 16 3-pointers. Pero syempre mga sir, yan din naman ay nakasalalay sa kamay ni Steve Kerr kung kanya bang bibigyan ng mataas na playing time itong sa Steph upang syempre makuha lang yung record na iyon. At heto nga yung sinabi ni Steve Kerr patungkol dyan. Ayon sa kanya, siya raw ay nalilito dahil kung sakaling papalabasin niya na si Steph, eh baka maturingan siyang kalaban dahil parang lumalabas raw na kanyang pinipigilan na mag-iba ni Steph ang record na iyon. Pero kung sakaling ito ay kanyang pababayaan din, eh parang magmumuko naman siyang tanga dahil baka masaktan si Steph o ma-injured, at dahil dyan siya ay nahihirapan kung ano ang kanyang gagawin. Para lang sa akin mga sir, lahat naman talaga ay ginagawa ni Steve Kerr para kay Steph. Pero syempre bilang isang coach, gagawin niya kung ano ang nakakabuti para sa kanyang manalaro. At overall mga sir, bukas magkakalaman kung ano ang gagawin dito ni Steve Kerr kay Stephen Curry. At sa ating huling balita mga sir, Westbrook nakagante kay Dennis Schroeder. Yes mga sir, kanina panalo ang Lakers kontra sa Celtics 102-117. And so far nagkaroon talaga ng mangad ng gabi ang kanilang Big 3. Si LeBron may 30 points, si Westbrook naman may 24, at si Davis naman may 17. At matapos na ipahiya ng broadcaster ng Celtics itong sa Westbrook sa kanilang naunang laban, dahil nga sabi ng Celtics, binabayaran nyo ng 44 million si Westbrook pero wala kayong napapala. Pero sa ngayon, na-outscored ni Westbrook yung 10 points ni Dennis Schroeder. And finally, siya'y nakaganti na. At kanyang ipinaramdam sa Boston Celtics kung ano ang magagawa ng isang manalarong binabayaran ng 44 million. Para sa mga fast break balita mga sir, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching. Peace out.